dahil sa kanyang anyo, gaya ng kanyang malapad, masayang ngiti, mapupungay na mga mata, itim na bigote, at umuusbong na tiyan ay madalas siyang gumanap bilang character actor sa mga horror films. Siya ay madalas ding maikumpara kay Peter Lorre. Ipinanganak si Vic Diaz sa Maynila noong 1932, unang binalak ni Vic na maging isang abogado dahil ang kanyang ama ay isang mahistrado. Pagkaraan ng 4 na taon sa pagsasanay sa abugasya, ay tila hindi nararamdaman ni Vic ang kasiyahan sa napiling propesyon. Kaya't nagpasya siya na ituloy ang kanyang karera sa pag-arte. Nagsimula siyang magtanghal sa mga teatro noong 1949. Sa uling bahagi ng 1950s, ay sinimulan niya ang kanyang napakahabang karera sa showbiz industry. Nakilala siya sa pelikulang The Day of the Trumpet noong 1958. Hindi nagtagal ay nakakuha si Vic ng napakaraming proyekto sa mga palabas na ginawa ng mga direktor na sina Eddie Romero at Sergio Santiago. Kabilang sa kanyang madalas maging role sa pelikula ay ang walang awang smuggler ng brilyante sa pelikulang Monte Hellman's Flight to Fury noong 1964. Ginampanan naman niya ang isang tuso at mapaglinlang na Satanas sa The Beast of the Yellow Night noong 1971. Isang magiliw na mekaniko sa pelikulang The Losers noong 1970 ni Jack Starrett at isang flamboyant homosexual prison guard sa nakakatuwang Chick in Chain Send Up ni Jack Hill sa The Big Bird Cage noong 1972. Noong 2001 ay kinakailangan niyang kusang huminto sa pag-arte dahil sa katandaan at hindi magandang kalusugan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagreretiro, hindi maitatatwa na maraming magagandang kontribusyon sa industriya si Vic Diaz na patuloy na nagpapasaya at nagbibigay aliw sa mga tagahanga ng kanyang pelikula maging sa mga susunod pang mga taon. Nagkaroon ng mga anak si Vic Diaz sa kanyang asawang si Kit Diaz. Kilalanin natin sila. Number 1, Teddy Diaz. Si Teddy Diaz ay isinilang noong Abril 1, 1963 sa Maynila at namaya pa noong Agosto 21, 1988. Siya ay kilalang Filipino musician at composer. Nakilala siya dahil sa siya ang founder at original guitarist ng bandang The Dawn. Isa siya sa mga sumulat ng kanilang unang singles na Enveloped Ideas at ng popular na hit song na Salamat na narinig noong 1989. Sa rurok ng kanyang tagumpay at kasikatan noong dekada 80, ay sinaksak siya ng 2 taong pinaghihinalaang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nangyari ito mismo sa harap ng bahay ng kanyang kasintahan. Ang 2 pang anak ni Vic Diaz ay sina Lauren Diaz at Carl Diaz na pawang mga privado ang pamumuhay. Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga videos sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.